Mm, ang bango niya, guys. So, pili tayo ng malaki. Bigyan ko lang yung kapatid ko. May package po si Mami Yuki. Ayan. Thank you, sis. Mary Ann. Pinadala niya ako. 13 viewers. Ang nakikita ko. 14. Hi, Janet. Good afternoon. Hindi na good afternoon. Good evening na. 30 minutes na lang. 6 o'clock na. Hello, hello, hello. Welcome sa ating vlog. Medyo maga-maga pa ang mukha ko, pati yung mata ko. Kasi kagigising lang ni Mami Yuki. Mga 1 hour na ako. Yeah. Thank you, Ate Gina. May patubig si Ate Gina kasi alam niya na yan. Magising ni Mami Yuki, tubig muna. So, inom muna tayong tubig. Kayo din. Pag ano, pagkagising nyo, muni-muni ng konti, huwag muna kayo babangong akagad sa kama nyo. Baka ma-vertigo kayo, ganun yung nangyari kay Daddy Ariel nyo, yung biglang bangon sa kama, masama yan. Pagdilat ng mata, biglang bangon sa bangon kaagad, huwag po ganun, mahihilo kayo, ma-vertigo po kayo. So dapat, purong natin konti. Ang gawin nyo, pag namulat na yung mata nyo, pray-pray muna kayo, ayan, pasalamat muna kayo kay Papa Jesus, magmuni-muni muna kayo, mag-isip-isip muna kayo, mga 10 minutes yan, 15 minutes ganyan. Ako ganun eh, mga 30 minutes pa nga ako nasa kama bago kayo tuluyan tumayo. Kasi maraming ganyan, yung natutulog biglang tayo, yung iba pa nga, di ba yung pag naiihe, nasi CR sila sa hating gabi, yung mahaba na yung tulog nila, tapos makikita na lang sila na nawalan na ng malay sa CR, ganun, or nasasahig na lang sila. Yun, yung pang umikot ang paningin nila na vertigo po sila. Kaya ingat-ingat, ha? So, ayan, for today vlog. Ano bang vlog ko ngayon? Vlogmas, kasi diba uso yan? Kapag December 1, vlogmas. So, si Mami Yuki nyo, wala naman akong iba vlogmas sa inyo. Na totally talaga na mula day 1, start pa lang ng December 1 hanggang 25, may i-upload talaga ako sa inyo araw-araw talaga. Wala talagang ganun si Mami Yuki nyo. Mukhang hindi pa mangyayari yon. Mukhang malabo kasi nagtatrabaho si Mami Yuki nyo, maraming ginagawa, negosyante si Mami Yuki nyo. Tapos December 20, magtitinda-tinda na ako nyan, mag-work na ulit ako nyan. So, lalong wala akong may edit na vlog at wala din naman akong maivlog sa inyo kasi araw-araw, ganun ang gagawin ni Mami Yuki nyo. Magtatrabaho lang mula December 20 hanggang matapos ang taon. Pwede ko kayong isama, ayan, pwede tayong mag-live ng konti kung interesado kayo, gusto nyo makita kung anong ginagawa ko. So, i-follow nyo na po ako sa aking FB page, ayan. Yuki Vlog para minsan pag na-miss ko kayo, ayan, na-miss nyo din ako, magla-live tayo kung ano ginagawa ni Mami Yuki nyo ng December 20. Ayan, di ba? Kasi wala talaga akong vlog noon. Wala akong may upload sa inyo. Walang time para mag-edit si Mami Yuki nyo. So, wala akong vlogmas, ganun. Tapos, syempre, di ba, araw-araw yan eh. Pag sabi mo vlogmas, araw-araw, kailangan may vlog ka. Eh, pandemic time ngayon, hindi naman tayo makakaalis, bahay lang tayo. So, yung mga ginagawa ni Mami Yuki nyo sa bahay, halos araw-araw, pare-pareho. So, bahala na, basta susikapin ni Mami Yuki nyo na yung mga vlog na i-vlog ko sa inyo or i-upload ko sa YouTube, latest muna. So, nasa ano pala ako eh, September 26 yata ang vlog ko or 29, bago ako nag-upload nitong November 30, first vlog ko na latest, ganyan. So, post muna tayo doon. Dito muna tayo sa mga bago, kung ano yung kaya ni Mami Yuki na may edit, may vlog sa inyo. So, dun muna tayo. So, huwag kayong aasa, guys, ang vlogmas number 1, number 2, number 3. Hindi talaga kaya ni Mami Yuki. Pasensya na. Ayan. So, ngayon, magluluto ako ng chicken barbecue, ganon. Barbecue manok. Ayan. So, pero hindi uling yung gagamitin natin. Nakita ko lang na gumagamit sila ng turbo boiler. Tama ba? Broiler. Broiler pala, hindi boiler. Broiler. Ayan. Ayan. Ang bigat niya, guys. Sobra. So, bibinyagan na natin siya. Gagamitin na natin siya. Kagabi,
nag-marinate na ako ng manok. So, ilang hours na siya naka-marinate. Ang saya, diba? Dapat nga 24 hours daw eh. Pero okay na yon. Alam kong malasa na siya. So, open na natin to para malinisan na at magamit na natin siya. Excited sa hapunan. Ayan, hindi tayo uli ngayon. Tingnan natin kung masarap ba kapag, ano lang, electric. Kung same ba ng lasa ko nung mangyayari. Pero alam ko, medyo matagal daw magluto sa ganito. Kaya, magluto na tayo. 6 o'clock pa lang magluto na tayo para mamaya makakain tayo sa oras. So, buksan na natin siya. Pa-help tayo kay Daddy. Daddy, pa-help! Pa-open. Si Daddy, bagong chupet. Ano yan, Mami? Turbo broiler. Daddy, oh, bagong jupet to. Oh. Bagong gupet. Bagong kulay. Nax naman. Kasi, ano, December na December, guys. December 1, ginawa niya na yan. Mamadali. Ayan na. Na-open na natin siya. Labas mo naman, Mi. I'm their brand manager. So, 1 to 3 years old. May new formula. 6 times. 2,000 something ang bili ko dyan, parang 2,500. So, ayan yung takip niya. Yung pinaka lalabas yung heat. Nasa ilalim. Tapos ito yung ano niya, power. Tapos heat. Ito yung lagayan, yung babasagin. Saksakan. Rock. Ayan. Tapos yung hawakan. Ang pangkuha. Ayan. Tapos ito, extender. Oops. Extender siya. Nakaganyan. Extend. Manipis lang siya ha. Ganito. Para hindi masunog yung loob. Kapag yung medyo mataas yung lulutuin nyo. Pero kung mababa naman, pwede na yung ganyan lang. Pero alam nyo na mataas siya. Ganyan. Hindi, nakaano lang. Basta ganyan siya. Extender siya, guys. Tapos ito yung takip niya, plastic lang siya. Plastic na plastic lang. So, power, hanggang 60 minutes or 1 hour. Tapos ito yung ano niya, Celsius. Yung init hanggang saan? Hanggang 250. Ayan, tapos andyan, no? Magluluto ka ng manok. Ano ba to? Pork, pizza, seafood, fish, gulay, bake. Ayan. So, ayan siya. So, linisan muna natin to. Hanabishi. Gusto ko sana yung Kyowe, pero hi! Hi, Pogi. Baby, update sa kanyang baba. Patingin, baby. Medyo dito sa camera, parang words pa siyang tignan, pero in person, tuyo-tuyo na po siya. Ayan, gumagaling na. Sus naman! Nga, naglalambing kay mami. Kita niyo ba? Lalambing kay mami niya. O, kaloka. I love you. Ay, sus naman. Ang sarap kapag may baby, ano. O, sige na. Wait lang, nag-vlog si mami. Hi, Ate Chloe! Hi. Si Ate Chloe. Kiss mami! Kiss mo! Flying kiss! I love you, mga pangit. Ay nako. So, yun yung mga gamit ko. Mamaya magla-live pa ako. Mamayang gabi. So, unahin ko muna to. Linisin muna natin. So, ayan guys. Dapat yung Kyowa yung bibili ni mami dito nyo. Kaya lang, wala siyang extender. Buti nga napanood ko to sa ano isang vlog na may extender. Kung hindi, yung nabili ko, walang extender. So, yun nga mangyayari. Kapag medyo mataas yung lulutuin mong pagkain, masusunog kagad siya na hindi siya maluluto yung loob. So, ito lang yung may extender, si Hanabishi. Kaya nabagsak tayo kay Hanabishi. So, first time kong magta-try ng brand na Hanabishi. Sana okay siya. So, linisin muna natin siya. Ito guys, so, yung mga kasama niya sa loob. Ewan ko anong tawag dito, basta holder siya. Pang ganyan, pang grab. Basta pang grab siya, pang alis nyo dyan para hindi kayo mapasok. Tapos, ayan lang, cord. Ayan, so hugasan na natin. Si Ate Yumi, hi Ate Yumi! Makain siya. Daddy Ariel nyo, yung dalawang bata nakita nyo na, hi Kuya Josh!
Hi, Ate Gina! Baka sabihin naman nila, pagkatapos na hindi kita iyain kumain, hindi naman kita sinasama sa vlog ko. Hi, Ate Gina! Kaloka! Tara na, gasa na natin to, Ate Gina. Dali na natin siya. Maganda eh. Si Daddy, may pinapakita siya. Ay, Ate Gina! Help me! Hindi kaya pala na isang kamay. Si Ate Gina. Ate Gina, nagugutom ka ba dito? May gulay. Sabi nila, hindi kita iyaya kumain. Kaya araw-araw, kailangan makita ka sa vlog, ha? Na kumakain ka. Sabi nila, ginugutom kita. Kaya tama niya, Ate Gina, pang saan daw ba to? Pang ano yan? Pang ihaw, gano'n. Pang masap yan, hindi na tayo mag-uuling. Kung ano kasi ng uling, dahil malit lang yung malit yung bahay ko. Kaya lang, di ba, subdivision siya. Kulob-kulob. So, umuusok hanggang loob ng bahay kapag nag-iihaw ka. Baka mahulog, Ate Gina. So, pati yung mga kapitbahay na pepermisyo kung nag-iihaw kami. Or kahit sino nag-iihaw dito. Ayan, papasok yung, yung usok. So, ayun, nagkakabiruan na po dito tungkol dun sa hindi ko pinakakain si Ate Gina. Or hindi naman hindi sa pinapakain. Hindi ko niyaya sumabay si Ate Gina sa pagkain namin. Ganito yun, guys. Dalawang beses ko na nababasa yan. Ngayon lang, latest, December 3, may nabasa ako sa kanyang comment. Hindi ko na matandaan yung pangalan niya, basta nagsisimula sa letter G. Babae po siya. So, parang nabasa ko, hindi ko na na-screenshot eh. Kasi, dinelete din niya. Nag-comment ako or nag-reply ako. Pero, na-delete niya na. Kaya, hindi na pumasok yung comment ko. Sabi ko nga sa inyo, pag nagigising ako, muni-muni muna. Check ng mga, dapat i-check. Email, business, ganyan. Yung mga order, buyer. Kayo din sa aking YouTube comment, ayan, pa makasagot ng konti. So, nabasa ko, bungad na bungad, na baka akala niya, hindi ko nabasa. Hello, Miss! Hello sa'yo, shoutout. Nabasa ko po yung inyong comment. Nabasa ko na parang, pansin ko lang, hello po, nag-hello pa naman siya. Pansin ko lang, hindi nyo inaaya si Ate Gina, or yung walang Ate Gina, yung kasambahay nyo kumain, or hindi niya daw napapansin na kasabay namin kumain, kumuha ng pagkain, lagi daw nahuhuli or parang huli, kawawa naman. So medyo na ko, alam ko hindi ko kailangan magpaliwanag, wala akong kailangan ipaliwanag sa ganyan. Kasi sabi nga nila, diba, kung hindi naman totoo, huwag ka na lang kumibo, huwag ka na magsalita, huwag ka na magpaliwanag, kasi hindi naman totoo. Parang ganon. Pero sa akin kasi, totoo man or hindi, pag alam kong nasa katwiran ako, pag alam kong paulit-ulit na lang, pag alam kong mali yung sinasabi ng tao, nage-explain talaga ako, sinasabi ko yung side ko. Kasi ayokong maging na parang lagi na lang yun ang tingin sa amin. So ganito yun, guys, ha? Sa vlog po natin, or sa buhay ng tao, ilang oras ba ang meron tayo? 24 hours, di ba? So, ang vlog lang naman ng isang vlogger, ayan, nasa 30 minutes, pinakamatagal na yung halos mag 1 hour, 40 minutes, ganyan, 35 minutes, 20 minutes. So, kung dalawa na nag-comment sa akin ng ganyan so latest na lang ngayon. Tama na, nag-vlog si Mami. Tuntua siya, o, diba? So, kung talagang regular kayo, or yung dalawang yun, nanonood ng vlog ko, since day one hanggang ngayon, makikita naman sa vlog na may time na sabay kami ni Ate Gina kumain, may time na niaya ko si Ate Gina kumain, may time na sinasabi ko pa sa vlog na mamaya na ako kakain kasi sabay kami ni Ate Gina kakain kasi wala siyang kasabay. Ngayon, kung may kasama nga siya, dalawa sila noon, dahil wala nga, since mag-isa lang si Ate Gina ngayon dito sa aming bahay, at wala kami talaga mahanap na pangalawa, pangatlong kasambahay, gusto ko sana tuwing gabi, sabay kami kumain ni Ate Gina. Ganun po nangyayari. Gabi-gabi po yan, magkasabay po kami kumain ni Ate Gina.
bihirang-bihira lang, bilang na bilang sa kamay na hindi kami magkasabay kumain sa gabi kasi busog pa siya or nauna na siya at umalis si Mami Yuki niyo, nauna na siyang kumain. So wait nga lang, magkukontinue tayo, isalang lang natin si Chicken para habang nagdadaldalan tayo, nag-story time ako, naluluto na yung manok natin. So, ayan guys, ito, yung kanyang ingat lang talaga kasi babasa din siya. So, ganyan. Ito yun, ipapatong natin siya dito. Akala ko kanina, di ba, pantakit dito. So, ganyan siya. Nakapatong. Oo. Yan lang. Ang pinaka-ano niya, patungan nung turbo. Tapos ito na yung chicken natin. Guys, kita nyo ba ako? Ito na yung chicken. Pinlastic ko siya para pantay yung pagka-marinate natin sa kanya. So, tara na. Game na tayo. Ito, hindi pala siya pwedeng hugasan. Yung diretso, at sasabunin mo siya. So, ang paglinis nito, punas-punas lang daw ng warm water na may basahan na warm lang daw yung tubig or kahit tap water tapos punas-punas lang ng ganyan pati dito. Ngayon kapag daw nadumihan na talaga at masyadong ma-oil, ang gawin lang, screwhan lang siya, may screw siya dito, ayan. Ayan, tanggalin para masabon. Pero itong buong unit, syempre hindi siya nasasabon kasi nga nandiyan yung ano niya, yung power. Ayan. Tapos ang baba ko eh, no, wait. Ayan, yung plug niya, guys. Kita na naman yung bra ko. Yung plug niya, pasensya na ha, kung medyo madilim. Kasi dito sa kusina ko madilim. Next year, i-figure out namin ni Daddy paano gagawin na medyo mapailawan pa natin ito. Ang cord niya, malungkot lang, nakakasad. Kailangan natin gumamit ng extension. Kasi ang ikli niya, maikli siya. So, kailangan gamitan ng extension para medyo mahaba or baka hindi niya. Ayaw vaccinated. So, ano na tayo? Game na. Dupuin na natin yung chicken. Mami. I love you. I love you. Jump, jump, jump. Wait lang, wait. Mami, dad, dad. Mami, dad, dad. Dede? Apa? Dede daw ate Gina, pasuyo. Si Dede, si Nathan. Eh, naku, anak, ang bigat mo na kaya. Hi! Hi! Hi po! Nag-vlog ka ba? Yes, nag-vlog si Mami. O, sige na, magluto ako. Bata nito. Pag muna natin tong vlog. Alam niyo, nakakatakot lang to. Si Ate Gina, Ate Gina. Makain tayo, Ate Gina, ha? Alam niyo, nakakatakot lang to, baka mamaya mabitawan, mabasag, hindi lang, patay. Kagandahan dito yung saksakan nga, hindi mo na kailangan ng, yung ganon, yung may adapter pang ganito, diretso na siya. So sige, kunin si Ate Gina. So ito na yung chicken natin. Ano na yan, sure ball na yan. Mamaya papahira natin siya ng mantika para hindi mag-dry. So, assemble na natin siya. Ilagay na natin. Wait lang. Ayan, ito yung chicken natin. Yung pagtimpla, hindi talaga ako bihasa, guys, mag-barbecue. Hindi talaga. So, tinimpla ko lang siya ng ayon sa instinct ko. May ganun ba yun? So, tanggalin lang natin to. Yung mga kalat-kalat dyan na kung ano-ano. Tapos kapag masarap, i-share ko sa inyo yung recipe. Ngayon, di pa natin siya nalalasahan. Huwag mo muna natin i-bulgar kung ano yung ginawa ko kasi nakakahiya. Baka palpak, shinare ko pa sa inyo. Diba? So, drip muna natin yung konting excess na sauce. Ayan. Tapos lagay na natin siya dito. Yan. Ilang kaya mailalagay natin? No? Excited ako. Kasi hindi na tayo mag-uuling. Tsaka yung pinakahabol ko dyan, dahil wala akong pork, dapat crispy pata sana lulutuin ko. Tsaka liempo, mga ganun ba? Yun talaga ang ba't ako bumili ng turbo.
No, kaya lang, wala naman tayong meat ng pork. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Ayan, samahan niyo ako mag-grocery, ha? Mag-ano tayo? Namiss ko na mag-SNR tsaka Landers. Tignan natin kung ano yung mga mabibili natin. Tagal na ako hindi po pupasok dun, guys. Laging, ano, Trinoma grocery. Ayan. So, wala tayong pork. Wala akong mapag... Hindi, wala akong maluto. So, at least, diba, kapag nag... Nagtag dito, crispy patay, hindi ka na masyado gagamit ng mantika. Wala talaga mantika. Parang air fry lang siya, ganyan. So, guilty na nga eh na pork ang kakainin. Tapos babad na babad pa sa ano, diba, sa mantika. Tapos nagtatalsikan pa siya pag niluluto mo. So, at least dyan, kung masarap ang lasa niya, okay na yan. Healthy pa. Medyo healthy. Kahit pork, medyo healthy konti. Kasi walang mantika. Tapos gusto ko din mag-try parang ano, ihaw na fish. Tilapia, ganun. Gusto ko din siyang i-try kung mag-work. Gawin nating apat para masulit naman. Kasi matagal siya magluto, guys. Alam ko mga 1 hour. Ano na, 6 na. Ayan. So, okay na yan. So, lagyan na natin siya na extender. Wait lang guys, ha. Tignan ko lang. Tignan lang natin yung paano gumagana to. Ang tama ba? So, ganyan siya. Ayan. Natakpan na natin siya. So, isaksak na natin siya sa ating saksakan. $6.15 na guys. So, ayan na yung itsura niya. Ganyan na siya sa loob. Ayan, yan na yung kabuuan niya. So, start na natin siya ng power. Buksan na natin yung power. Duro 30 minutes. Ayan. Tapos, lagay natin sa pag chicken daw, 230-250. Ayan. So, gitna. Lagay natin sa gitna. Ayan. Naglalaro sa 200-250. Ayan. So, hintayin na lang natin siyang ano, mag-init. Pero bakit parang hindi siya nagpa-power? Ah, dapat nakaganyan? Handle position. May sinasabi pa, oh. Okay, ang galing. So, ayan na siya. So, kailangan yung handle babang-baba siya para mag-start siya. Mag-power na siya. Ayan, oh. Nakalagay naman dyan. So, ayan! First time ni Mami Yuki mag-turbo. Sana mag-work siya. So, ayan guys. Hintay na lang natin siya kung nung ganap doon. Mga ilang minutes. Balikan natin siya. Tapos pahiran natin ng konting olive oil. Para hindi mag-dry yung chicken natin. So, ayun. Mabalik tayo sa usapan. Para matapos na to, ha? Isang beses lang akong magsasalita. So, sa susunod, kung may mabasa akong ganung comment, bahala na kayo. Basta, importante, malinis ang isip ko, malinis ang puso ko, alam ni God yung mga ginagawa ko, wala akong inaaping tao, wala akong inaagrabyadong tao, wala akong ginugutom na tao, guys. Ayoko magbuhat na sarili kong bangko, pero hindi po ako masamang tao. Napakabuti kong ang tao talaga, eh. Sobra. Mukha lang talaga akong maldita sa personal. Mukha akong masungit. Mukha akong hindi pala kaibigan. Ganun yung first impression sa akin pag nakikita ako ng tao. Pero, sobrang baligtad po lahat yun. Mabait ako, sa taong mababait din. Ayan, mga walang ginagawa, mga totoong tao. Pero lumalabas din naman po ang bad side ko or pagiging... Impactita ko, gano'n. Lahat naman tayo eh. Walang perfectong tao. Walang perfectong ugali. Ano tayo, angel? Diba? Walang sungay. So, nakadepende din ako sa mga taong nakaharap sa akin, trato sa akin. Kung mabait ka, mas mabait ako sa'yo. Parang gano'n. Pero kung ikaw eh, masama ugali mo, hindi ko gusto ugali mo, may attitude ka, asahan mo, gano'n din ang balik ko sa'yo. Parang gano'n.
lumalaban din ako kapag alam kong nasa tama ako, nasa katwiran ako. Sumasagot din po ako pag alam kong nasa tama ako. So, gaya nga nasabi ng iba, huwag mo nang pansinin yan. Huwag mo nang patulan pa. Pero hindi naman ako nagmimikpatol, guys. Kiniklear ko lang para magkaintindihan na at matapos na yan, masagot ko na yung dapat kong masagot. Kasi lagi na lang eh, paulit-ulit na lang sinasabi na parang inaapi ko si Ate Gina, or hindi naman sinabing rekta na inaapi ko si Ate Gina. Parang ganun kasi ang dating eh, nakakainis. Hindi ako nasasad or ano, naiinis ako guys, sa totoo lang, naiinis talaga ako. Kasi para akong hinusgahan eh, para niyo akong hinusgahan na... Alam niyo yun ang thinking niyo sa akin, yun ang tingin niyo sa akin, parang kasama akong tao, parang hindi ako marunong mag-alaga ng kasambahay ko, parang may ginugutom akong tao. Pero sobrang baligtad po lahat yun sa pagkakaalam niyo. Sobrang alaga ako sa mga kasambahay ko, or kahit sa mga tauhan ko, ayan, kasi may mga negosyo ko, so syempre may mga kasama din ako sa trabaho. Sobrang alaga ko po sila. Kahit, at tatagal na po nila sa akin, yung iba doon, 10 years na, 9 years, 8 years, si Ate Gina, magsi 6 years na sa akin. Tingin nyo po ba kung isa akong masamang amo, may magtatagal ba sa aming mga tauhan, mga ganyan? Magsisialisan niya mga yan kung masasama po ang ugali po namin. Hindi naman po masasama ugali namin. So yun, laging yun ang nababasa ko sa comment na hindi daw namin kinakasabay si Ate Gina kumain, hindi daw namin niyayaya si Ate Gina kumain. Ito lang latest, hindi daw niya nakikitang sumasandok si Ate Gina ng pagkain, nakikitang kasabay namin kumain sa mesa. So ito na po yun ha, ang vlog po natin ay hindi po 24 hours na kinukover. Hindi rin po to CCTV camera para makita nyo yung lahat at ang ginagawa namin. Sa vlog ko, kung minsan nakikita nyo, pinapakita kong kumakain kami, pinapakita kong umaano kami, konting-konting clips lang yun, minutes lang, para may off ko na yung vlogging camera ko at mayaya ko na si Ate Gina kumain. Eto po talaga ang pwesto ng upuan ko. Eto naman ang pwesto ng upuan ni Ate Gina pag kumakain siya. So, magkatabi kami. Kung ano ang inuulam ni Mami Yuki nyo, kung ano ang inuulam ng buong pamilya, yun din po ang kinakain ni Ate Gina. Yun po. Minsan nga, hati pa nga kami sa pagkain ko, kung may pagkain ako na binili ko, or may sasawan ako na alam kong gusto din niya. Ate kami ni Ate Gina. Kasi si Ate Gina na nga lang kasabay kong kumain din eh. Kasi masarap siya kumain. Malakas siya kumain. Kaya nakakasarap din kasabay kumain yung ganyang klase ng tao. Ang isa nga sa vlog, hindi nyo naman nakikita na lagi magkakasabay kami kumain sa mesa eh. Ang totoo, nauuna yung asawa ko, dahil 6-seater lang to at naging 4 na lang upuan dito kasi isa sira, yung isa ginagahan pa ni Josh. So 4-seater na lang po tong upuan namin. 4 na lang siya. 4 na lang. So si husband nakaupo dito, si Chloe, si Yumi, si Josh, lahat sila. Sila muna ang una kong pinakakain. Silang 5. Yung asawa ko, tsaka yung 4 kong anak. Pagkatapos nilang kumain, kami na po ni Ate Gina. Madalas ganun po yung nangyayari. Kami na po ni Ate Gina ang kakain. Or ang mangyayari, kumakain ako. Pinapakita ko sa vlog na kumakain ako. Pag off ng vlogging camera, yayain ko na siya kumain. Or tinitigil ko muna yung pagkain ko para magsabay kami ni Ate Gina. Gabi-gabi po magkasabay kami ni Ate Gina. Bihira lang po nangyayari na hindi kami magkasabay ni Ate Gina kumain. Pero talaga sa almusal, hindi ko siya kasabay kumain dahil tulog ako. Paano ko gagawin na magkasabay kami kumain? Sa tanghalian, tulog pa rin po si Mami Yuki nyo. Ayan, so malabong magkasabay kami kumain ni Ate Gina. So solo flight niya kumain. Ngayon, ganito. Bakit daw hindi daw nakikitang kumukuha ng pagkain, hindi daw naaya, ganyan. Kasi minsan sa vlog po, guys, pag binavlog ko si Ate Gina, kumakain si Ate Gina, kumakain, nahihiya po siya. Sobrang nahihiya po siya. Halos hindi na po siya makasubo ng pagkain niya. So, karapatan po yun ni Ate Gina. Feel ko na nga eh. Alam ko na ayaw niya na nakukuhanan siya ng video, nahihiya siya. So, ipipilit ko pa ba yun na videohan siya habang kumakain kaming dalawa? Paano naman makakain ng maayos yung tao, diba? So, bihira lang makita sa mga lumang vlogs ko na kumakain kami ni Ate Gina, sabay kami ni Ate Gina, ganon. So, hindi ako naapektuhan na ano, mas naiinis lang ako, yan. So, pa kasi nadyudyan si Mami Yuki nyo na masama akong tao. Pagkain lang yan, guys. Pagkain lang. Napakarami kong pagkain dito sa bahay. Sobrang hilig ko kumain. Lahat ng pagkain dito, allowed kumain si Ate Gina. Walang strict na
bawal mong kainin yan, huwag mong kainin yan. Lahat pwede niyang kainin. Kahit prutas, pinakakain ko po siya. Kung ano po yung vitamins na yung mag-asawa, yun din po ang vitamins po niya. So, lahat, hindi lang sa kasambahay, kahit sa mga tauhang ko, ayan, kung anong kinakain ko, pag nagutom ako sa palengke, umorder ako ng Jollibee, hindi pwede si amo lang ang kakain. Hindi pwede si ate lang ang kakain. Tapos yung mga tauhang ko, nakatingin lang sa akin. Kahit dito sa bahay, ganun din. Kung may uwi akong pagkain, may order akong pagkain, hindi pwedeng nakatingin lang ang kasambahay ko or yung tauhang ko na kumakain ako ng masarap na pagkain. So, kung anong kinakain ko, yun din po ang kakainin nila. Hindi ko ma-attempt na ako kumakain ako ng masarap na pagkain. At sila, hindi po sila kakain ng same ng kinakain ko. Eh di huwag na lang po kumain. Huwag na rin sila kumain ng ganong pagkain kung hindi ko rin naman sila bibigyan. Basta pagdating po sa pagkain, wala akong pinagdadamutan sa pagkain, wala akong ginugutom na tao. Kahit anong pagkain, pwede po nilang kainin. Okay? So sa nag-comment na first na dating ganon, hindi na kita matandaan. Sa pangalawa, ito lang yung latest na nag-comment. Hindi ako galit sa'yo. Mas nasaktan lang ako. Kasi kung nanonood ka talaga ng vlog namin, hindi mo masasabi sa amin yan. Nasaktan lang ako sa ginudge mo na kagad ako. May kawawa pa nga sa huli, kawawa naman. Wala po naape, hindi po siya naape. Sa totoo lang ho, sa totoo lang si Ate Gina, nung bumalik po sa akin ulit yan, kasi umuwi ng probinsya yan, nagpahinga, tapos nagka-baby. Nung bumalik po sa akin yan, payat lang po siya. Parang ganyan lang si Ate Yumi, lagyan niyo lang po ng konting laman. Nakita nyo naman ngayon si Ate Gina kung gano'n na po siya kalaman ngayon. Sexy mommy na po siya, chubby mommy. Ang laki po ng nilaki ni Ate Gina. Kasi nga, napapagana yung kain niya. Tapos nasasabayan pa ako, malakas din ako kumain. Pero nagko-control ako. So, hawa-hawa, gano'n. Tingin nyo ba kung ginugutom ko si Ate Gina at di ko pinakakain ng maayos? Lalaki po ba siya ng ganyan? Diba? Ayun, natatawa tuloy si Ate Gina. Pero sabi ko, diet-diet na siya. Wala pong naaaping kasambahay po dito na hindi po pinakakain. Kaya stop na po sana yan ha. Stop na po sana na ma-judge kami, ma-judge ako na hindi ko pinakakain yung kasambahay ko. Hindi naman sila hindi pinapakain. Hindi niyayaya, hindi nakikita sa vlog na kumakain. Hindi nakikita kasabay namin kumain, nahuhuling kumain, kawawa naman. Wala pong ganon. Wala po. So nasagot ko na po sa unahan yan. Wala pong ganon, okay? Ala naman po mangyari, eh si Ate Gina ang maunang maupo sa mesa at kaming mga kasama niya, eh kami huling kakain, si Ate Gina ang maunang upo sa mesa kakain. Wala naman pong ganun, diba? So nangyayari talaga, nauna si Daddy, nauna yung apat kong anak, tapos kami ni Ate Gina sabay, ganun. Ganun po talaga madalas nangyayari. Or minsan, kapag yung talagang okasyon na okasyon, ayan, sabay-sabay naman kami kumakain. Pero sa kusina na si Ate Gina kumakain. Siyempre, hindi po kami kasya sa mesa. Hayaan nyo, pag tayo nakapagpagawa tayo ng malaking bahay, hahabaan natin yung mesa para makita nyo na si Ate Gina nakaupo doon. Hindi po ako nahihiya. Wala akong dapat ikahiya. Wala akong dapat ikaarte. Kung ano yung platong ginagamit namin sa pagkain, basang iniinuman, kutsarang kinakainan, pare-parehas po, yun po ang gamit namin lahat, pati ng kasambahay namin. Wala po silang separate na gamit. Yaks! Kasi kasambahay lang kita. So, hiwalay ang plato mo, hiwalay sa chatting leader mo. Wala pong ganon. Pamilya po kami dito. Okay? So, sana clear na po yan. Kung may mag-comment pa po ulit ng ganyan, bahala na po kayo sa buhay nyo. Basta alam ko sa sarili ko, nakikipagpalig sana ako sa mga anak ko, no? Sa lakas ng puwersa ng boses. Nakakalimutan nila nag-vlog ako. Malinis ang puso ko, malinis ang konsensya ko, payapa ang isip ko. At higit sa lahat, alam ni Papa Jesus ko anong klaseng tao kami, anong klaseng tao ko, gaano kalinis ang puso ko. So, bahala na sa mga nagko-comment ng ganun. At least, maayos kami ng ni Ate Gina. Masaya nga si Ate Gina dito, oh. Tingnan nyo. Kasi kung malungkot dito ang kasambahay ko, maano siya, nag-agrabyado siya, aalis na po dito yan. Tatakas na po at lalayas na po dito yan. Hindi. Masaya si Ate Gina dito, no? Naku! Hindi. Tatagal ba yan ng 6 years dito sa amin, diba? So, tapos na yan, ha? Clear na po yan, ha? Kasi nag-comment dapat ako. Sasagutin ko dapat yung reply mo, sis. Kaya lang, na-delete mo na. Kaya hindi na makapasok yung comment ko. Isang litanya yung kinoment ko. Ayan. Sobrika na natin si chicken. Ayan na si chicken. Na-air dry na siya. Parang ano rin siya? Air fryer. Pero turbo lang siya na nasa glass. Ay, mainit.
mainit siya, guys. Kaya dapat ingat pag gumagawa ng to walang bata. Huwag hahawakan yan. Tapos, ayan. So, medyo nagda-dry na siya. Yun lang ang kaanoan sa turbo. Nagda-dry siya. Wala palang ilaw to. No, walang pa-ilaw. So, ilang minutes na tayo? 30 minutes na sa ano na pala, no? 20 minutes na kagad yun. Ang bilis naman. So, mamaya, papahiran ko na siya ng oil para hindi siya mag-dry. Ayan, ano na, 6:30 na. Tingnan natin kung ano siya maluto. Sana mabilis kasi dalawang salang po yan. Ayan, so clear na tayo tungkol kay Ate Gina, mga guys. Ha? Mukha ba akong masamang tao? Mukha ba ako ng ape? Mukha ba ako ng gugutom ng mga kasambahay? Natatawa na lang talaga ako. Tubig pa rin tayo. Tingnan nyo nga, bigyan ako ng tubig ni Ate Gina. Ay, nako. Kasi alam nyo, naisip ko lang, syempre, ano yan eh, alam naman, kaplastikan naman siguro kung ipapakita ko sa inyo, para matuwa lang kayo, masabi nyo lang na hindi ako masamang tao, mapuri nyo lang ako. Alam naman lang, every time na mag-vlog ako, every kain ko eh, Ate Gina, halika rito, kain tayo, tabi na, kuha ka na ng pagkain. Pa, di ba? Alam mo, utusan ko yung kasambahay ko na, oh, pag oras na ng kain, ha, tatawagin kita, tas upo ka na, i-vlog kita na kumukuha ka ng pagkain para masabi sa vlog na sobrang bait kong amo. Di ba? Minsan kasi yung mga kabutihan na ginagawa mo, hindi mo naman kailangan ipagsigawan sa buong mundo yan, hindi mo naman kailangan i-broadcast yan. Di ba? Nakikita man yan o hindi, ang importante, alam ng tao na hindi ka masamang tao at alam mo rin sa sarili mo na hindi ka masamang tao. So, yun, pero kung nanonood nga kayo ng mga lumang vlog ko talaga, as in mula day one, makikita nyo naman, minsan-minsan, naniyaya ko si Ate Gina kumain, sabay kami kumain, magkatabi kami kumain, pinapakita ko sa inyo, pinagsisilbihan ko pa nga yan, ginagawang ko pa ng pagkain yan, diba? Pero hindi sa lahat ng vlog, eh makikita nyo yung ganun, parang kaplastikan naman na yun, mapurila ko na, wow, ang bait na amo ni Yuki, ganyan, ayoko ng ganun. Ayoko ng ano, yung camera action. So yun, mamaya after ko magluto ng manok, magla-live selling si Mami Yuki nyo. Dahil today is Thursday and palapit na ng palapit ang Pasko. Ayan, so mamaya, ano yun natin yan? Gawin natin siya. Okay? Yun ang laman ng vlog natin ngayon, si Turbo. Many, many minutes later. Guwapo! Tulungan mo din ako, bilis! Ayan na. Ay, si Daddy nakatakip. Oh, Daddy, amiss ka, no? Tinututulan niya ako bumili niya. Sabi ko, hindi, bibili ako niyan. Kaya sinagad ko ng birthday ko. Ala, bili-bili. Nakita niyo, guys? Ayan, no? Nag-blurred. Hirap makita. Ayan, no? Nag-ano na siya, oh. Blurred. Focus, man. Ayan, o. Nagbabubbles na. Yung naluluto na. Tapos nagbabrown-brown na siya. So, medyo malakas. Ano natin siya? Baba natin. 175 lang. Kasi, tingnan nyo, o. Ayan, o. Brown na kaagad siya. Pero hindi pa naman luto yan. So, gawin natin. Pahirang ko lang siya ng ano, mantika, tas baligtarin na natin siya. So, open na natin to. So, ayan. Pag ito, oh, ayan, di ba? Inangat ko lang tong handle. Yun lang, medyo umiinit din siya. Oo, mainit. Buksan ko nga yung fan. Mainit pati ito. Eh, plastic lang siya, guys. Huwag naman sana siyang malusaw. So, open na natin siya. Nagpatulong tayo kay Daddy na kuhanan tayo. Ayan, so baba lang natin konti to. Ayan. So, ito na yung chicken after 25 minutes sa 220 Fahrenheit. Ayan. Pero baba natin siya kasi tignan nyo. Yung labas, nag-ano na siya, nag-brown-brown. Pero hindi pa luto ang loob niya. So, gawin natin, gawin kong 150. Ayan. So, ngayon, pahirang ko lang siya ng mantika. Ayan. Para hindi siya mag-dry. Konting pahid lang. Ayan. Pahiran lang natin siya ng oil. Para hindi lang siya mag-dry. Kasi ang pangit naman, di ba, kung un-dry niya. Ayan. Hindi natin alam kung magugustuhan natin ito, ha. Kasi sanay tayo sa ano eh. Uling style. Barbecue style. Ano.
Tapos, ano na natin siya. Baligtarin na natin. Para hindi naman masunog, ito na mong part na to ang lulutuin. Sabi ni Daddy kung binabaligtad daw ba talaga yan. Syempre, yung heat guys, nandito lang sa taas. Hindi naman yan oven na ilalim. Diba? Mainit din. So, pahiran na lang natin din siya ng oil na. Ayan. Ayan yung mga dugo-dugo. Yun lang, pag ganito. So, bagay, pag ihaw naman, ano din naman, batch by batch, di ka makakaihaw ng marami. Depende na lang kung yung ihawan mo, eh, napakahaba, napakalaki. O, ayan. So, automatic. Ano, ikot natin siya sa 60 na lang. I-60 na natin, ha? Kasi mabilis lang, eh. 25 minutes, ganun na siya, eh. So, lagay ko lang siya sa gitna. Para talagang malutong-maluto talaga yung chicken natin. Ayan. A few moments later. Hey! O, tignan nyo naman si Ate Gina. Kung hindi pamilya yan, upo ba dyan yan para manood ng TV? Antayin niya pa lahat ng teleserye niya. Di ba, Ate Gina? Ayan. Niyayakap-yakap niya pa nga yan, yung mga batang yan. Diyos ko. Sabi ko nga, pag uwi niya, pag bakasyon niya, sama na yung dalawa sa balay niya. Sama mo yan sa bundok. Nantok na si Ate Gina, maaga kasi nagigising yan eh. Hi! Kayong dalawa, anong ginagawa niyo? Hi! Hi! You want dede? Dede? You want dede, no? You? So, ayan, nag-ayos-ayos na ako, guys, ng aking mga ilalive mamaya. Ayan, puno. Kagabi, naayos ko yan. Nilipat ko dito yan. So, ayan, nilagyan ko na siya ng mga damit. Ayan, so mamaya. Okay na ako mag-live. Many, many minutes later. Grabe guys, ang bango nung tinuturbo ko. Ang bango-bango. Sabi ni Daddy, mukhang masarap yung ano ginagawa mo. Ah, huwag kayo. Pero nakaraan, pigil na pigil yan. Huwag daw ako bumili niyang dagdag kalat lang daw. Ganyan-ganyan. Sabi ko, bahala ka, bibili ako. Kasi gusto ko maging healthy. Alam niyo yan, yung maging less oil na tayo sa pag-consume niyan. Kasi yan ang nagkakos sa mga cholesterol, bara sa puso, ganyan. So kahit medyo mahal yung si Turbo, pero hindi naman ganun kamahal. 2,000 plus lang naman siya eh. Or sabihin nyo na magastos sa kuryente, siguro naman hindi naman tayo magbabayad ng milyon sa kuryente, di ba? Kasi para sa akin, kahit medyo mahal konti or tatas konti yung kuryente ko, at least naman, hindi naman kami ma-ospital pagdating ng balang araw, pagtanda namin, dadag kasakit na kami, kakakain ng mantika, kakaprito, di ba? Okay na din yun. Hindi ka nga nakatipid ka nga ngayon. Sa future naman, puro ospital at gamot ka. O, di ba? Nahirapan na yung katawan mo, gumastos ka din, may sakit ka pa. O, at least gumastos ka man dito, magdagdag ka man konti sa binabayaran mo sa kuryente mo, yung future mo, hindi ka lang magkakaroon ng mga malulubhang sakit na kailangan mong ma-confine, ma-ospital, pabalik-balik sa doktor at uminom ng gamot. Pinarusahan mo din pati yung katawan mo. So, ngayon pala, alagaan na natin yung katawan natin kung may mga budget naman tayo. So, naamoy ko na siya ang bango niya. Ngayon, nasa ano siya, 175 Celsius. Tama ba? Fahrenheit, ganyan. So, nagaano na siya. Yung parang barbecue style na. And, naamoy ko siya ang bango niya, guys. Amoy barbecue. Ayan, tignan niyo siya. Ayan na siya, guys. Ang ganda. Ayan, ang bango ko. Naamoy niyo sana siya. Ayan. Ang saya. Ayan, o, lahat ng yung marinate ko sa kanya, nagdi-drip na, ayan. Saya-saya. Sure guys, after ano, ilang minutes na. 40 minutes na, 100. Kailangan may ganito kayo guys ha, kundi mainit. Ayan. Mainit yung buga niya, pero hindi naman sobrang init talaga. Dandahan lang kasi, babasagin to guys. So, ayan na siya after 40 minutes. Ayan, naluluto na siya, guys. Nagiging ano na siya. Parang siyang ano, inihaw. Mas ang bango-bango niya. Amoyin ko lang. Bango. Amoy ano, barbecue. So, baligtarin lang natin siya uli. Tingnan natin. So, ikot na natin siya. Para itong side naman ang maluto. Pero, ang bango niya. Ang bango-bango. Hindi na ako maglalagay ng oil. Tama na yung oil na yon, yung pinahid ko. Okay na yon. Nakakatuwa. May ano na ako, 1 hour na nagluluto.
So, ayan. Saglit na lang yan. Maluto na din siya. So, ibalik na natin ang kanyang takip. So, para mas masarap talaga at maging malasa, guys, i-marinate nyo yung mga lulutuin nyo, ha? Ayan. Tapos, click. Okay. Para mag-on siya ulit. Ayan. Many, many minutes later. Ayan, guys. After, ilang minutes? A month. Grabe. 15 minutes. Ayan. So, nakita nyo, brown na siya. Pero, nakita ko medyo hindi pa siya ganun kaluto. So, gugupitin ko lang. Ayan. Para maluto pa yung pinakaloob niya. Alam nyo yun? Ayan. So, hiwaan lang natin siya para bumuka yung laman at maluto-luto pa. Ayan, juicy, guys. Ang bango ng amoy niya. Pero hindi siya amoy yung inihaw. Kasi inihaw, di ba, amoy uling, ganon. Pero ito, hindi. So, ayan. Baligtarin naman natin siya. Hindi, mga ano, 5 minutes pa bago ko baligtarin para yung ilalim naman ang maluto. Pero malapit na siya. Ano? Parang 1.5 hour na nakasalang. Bigla ako sinipon. Bigla ako umatching. So, hindi naman pala 1.5 hour, OA. 1 hour pa lang. To be exact. Ayan. 1 hour na siyang naluluto. So, malapit na yon. Makakain na tayo. Many minutes later. Ayan, guys. Okay na siya. Luto na to. After, 5 minutes pa or 10 minutes. So, mga 1 hour plus 10 minutes. Ganon. So, pwede naman na. Hindi naman na ganon nakakainip. Basta pag nagluto kayo na gito, agahan nyo na lang magluto para makahabol sa dinner. Ayan, tas init nyo na lang siya uli. So, ayan, hanguin na natin siya. So, ayan, next batch. 1 hour and 10 minutes luto na po siya. So, lang siya, alagaan lang natin siya sa baligtad-baligtad, tas konting pahid ng mantika. Ayan. Tapos ito yung ulam ng mga bata na ayaw mag-chicken, sabaw, nilagang pork. So, ayan, guys. Luto na siya. Ang bango ng amoy. Oy. Success, guys. Ayan, kung may handaan tayo, may pa-birthday yung buong manok, or may okasyon, madali na lang natin siya maluto. No tansik, no pawis-pawis pa tayo. Lagi natin siya maluto. So, makakapaggawa na ako lagi ng yung manok, yung buong manok, yung andok style, ganun. At least, sariling gawa ko na at least alam ko, diba, na 101. 101 eh, no? Na malinis na malinis. Sobrang happy ko kay Turbo! Yes! Happy mommy! Ayan, kakain na sila daddy tsaka si Josh. Mauna na sila kasi gutom na daw sila. So, tara! Hain na tayo. So, ayan ha. Oras na ng kain. Ate Gina. Baka ayan na naman sila. Sabihin, hindi na naman niyaya si Ate Gina. Mamaya, sabay po kami ni Ate Gina kakain. Kami po ang sabay. Kasi apat pa lang ang luto. Si Daddy muna. Yung mga bata muna. And kami huli ni Ate Gina. Yan. Oops! Yan din po yung kakainin niya. Manok din po yung kanya. Tigi-isa po kaming slice ng manok. Hindi po pwedeng mangyari siya sardinas kami manok. Hindi po. Kung anong ulam ni Mami Yuki, yun din ang ulam ni Ate Gina niyo. Okay? So, yun. Tapusin ko lang itong lutuin. Paghahainan ko na si Daddy. Tapos tignan natin yung verdict niya kay manok ko nung lasa. Kung masarap ba. Baka mabango lang. Maganda lang yung pagkaluto. Pero hindi naman pala masarap ang lasa. Patay tayo. So, wait lang. Panlasa mo. First time ko ginawa yan. Masarap, maalat. May lasa siya. Anong lasa? Lasang makakain o hindi makakain? Diyos, panlasa mo. Ayos lang. Diyos ko, kagabi ko ginawa yan. Ilang oras yung pinag-isipan ko itimpla dyan. Tapos isang oras ko niluto. Ayos lang. Hindi masarap? Sarap. Parang ano, saburi. Wow. Si Kuya Josh, si Kuya Josh. Ano Josh? Parang ganun pa, parang chicken na niluto lang. Chicken na niluto lang? Prinito, inihaw, ano ba? Yung niluto lang doon. Niluto lang doon. Para ikaw, Daddy, okay naman sa'yo yung ganyan? The best. Uulitin, hindi? Ulitin. At least, guys, yung chicken, hindi siya, alam mo yun, niluto sa mantika. Ayan, juicy na juicy siya, oh. Wala naman
mantika. No, me? Parang naman siya less mantika. Ayan. So, mamaya guys, ako ang titikim. Husgahan natin mamaya yung chicken ni Mami Yuki kasi sila daddy. Josh, ganyan lang sila mag-ano ng pagkain. Pero ako mamaya, lasahan natin kung tingin ko ba ay masarap. Pag masarap, i-share ko sa inyo yung paano ko siya tinimpla. Okay? Later na lang ulit, guys. Wait natin maluto yung second batch. Ayan. Hello! Habang nag-aantay si Mami Yuki nyo na lutong manok. Gugutom na kami, Ate Gina. Yung si Ate Gina. Balaga. Si Ate Gina, nanonood siya. Hilig manood yan eh. Ayan. So, nagayos muna ako ng stocks. Ayan, nagayos ako ng mga damit. Kasi may mga umu-order. May isa akong buyer ngayon. Umu-order siya pang regalo niya. Naka 9 pajama na siya nandun sa likod ko. Inaayos ko na siya. So, hindi pa naka-live si Mami Yuki nyo. May order na. Siyempre, magpapasko. Ayan, so pang regalo nila. So, eto, may nakita na siyang isa. So, inaayos ko na lang to para mamaya sa live ni Mami Yuki nyo, eh, tuloy-tuloy tayo. Wait. So, ayos-ayos muna tayo. By sizing, ganyan yung ginagawa ni Mami Yuki para hindi magulo. By size, by print. Para mamaya hindi ako mahirapan na, ala, asan yung ganito, asan yung ganyan. Lalo na pag nag-live na ako, automatic na yan. Na kailangan na sa ayos na lahat. Ang ganda nito, oh. Strawberry. Silk siya, silk. 350 lang. So, gusto nyong makita, gusto nyong bumili, gusto nyong makita yung post ko, follow nyo lang po yung page. Ladies Box PH FB. Ayan. Mas active ako kaysa sa Instagram. Ayan, ganyan. Silk, mga silk. Ayan. So, ito yung pinagkakabisihan ngayon ni Mami Yuki. Kaya kahit gustuhin ko man mag vlog mask, ganon, hindi ko kaya. Hindi kaya po ng schedule ko. Hindi ko mapapanindigan. So, ang magagawa ko na lang, hindi naman mapilit kasi gusto ko din naman yung ginagawa kong pag-vlog. Kahit pa paano, makapag-vlog ako ng mga update video natin. So, yun na lang yung magiging vlog mask natin. Update vlog ng December, diba? Pero wala akong part, vlog mask 1, 2, 3, wala pong ganon. So, ayan, ice lang tayo ng stocks. Tapos, kakain lang ako, mga 10:30, magla-live naman si Mami. Maghahanap buhay muna, ganun talaga. Hanap buhay tayo kasi marami tayong anak na kailangan mabuhay. Kailangan buhayin, ang cute nito. Carrots na silk, ayan. 1 hour later. Gutom na din ako. 8:30 na. Mamaya pa ako makakain. Hintay pa siya maluto. Nathan, come here! Kapag may lumapas na comment, mawawala to. Hindi ko yung mababasa. Lutong-luto yung loob, guys. Nathan! Upo na rito sa tabi ni Mami. Yay! Mami, kaka ko lang. Later, Ming, alis na muna dyan. Mas malaki doon. Makinin ko si Nathan. Mami, dito. Dito po, upo na rito. Doon sa kabila, doon sa kabila. Cook daw siya, sabi ko mamaya. Ibigyan kita cook. Mami, kanta ako cook. Mamaya, wala pa ako. Ah, chicken. Kain niya na. Yung vitamins niya ngayon, guys, yung propan na violet. TNC. Mura lang yun. Sanay na siya kumain ngayon. Hindi, parang siya mayroon. Si Ate Chloe, tapos na kumain eh. Tapos na, no, Ate Chloe? Minum ka ng tubig? Oh. Pakainin ko muna to, guys, tapos kain naman na sunod na kakain. Nanghihina ng cook si Baby Atan. Ito. Ang mahal nitong cook nito. Nakakaloka. 6 na piraso ko lang 229. Ayan. Akala ni Daddy 229-6. Hindi. 229. Akala ni Daddy 229-12. 229 guys. 6 sa lumalabas. Magkano isa mi? 40? Ang mahal. Pero wala na dyan eh. Na tayo magagawa. So, eto. Tapos na si Nita sa chicken niya. Ayan, sabaw na siya. Sabaw kalabasa. Oh,
Baby, inom na. This you? Hmm, si Chloe na sa likod. Chloe, come here. Mama. Eh, dali mo yung cook mo. Share sila sa cook ha. Baka kalain nyo yung isang ganito eh kay Nathan. Hindi. Share sila. Ayan. Cheers! Me too. Nag-share sila. Ay, ano ka? Anong me too? Nag-isang, ano ka na? Isang cook ka na. Tapos na si Ate Chloe kumain. So, ano na lang siya. Nood-nood. Ayan, tapusin lang ni Mami. Duty ko sa kanila. Tapos mamaya ako naman magtatrabaho. Trabaho tayo, work-work para may pera. Para mapakain ng pamilya, mapakain ng anak. Ayan, ma-achieve ba natin yung mga gusto natin sa buhay. Ma-ready natin yung future nila. Hello! Kaya talaga nagsisipag si Mami Yuki yung maraming ginagawa. So mamaya na lang guys. Many, many minutes later. Ayan na siya guys. Napatay na natin siya. Baba na natin to. Ups. See yung plato. Ups, 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 ups. Ano ba yan? So, ayan na. Yummy. Ang bango niya guys. So, pili tayo ng malaki. Bigyan ko lang yung kapatid ko. Oh, nalaglag pa. Ang buto. Yan, sama natin to. Buto niya yan eh. Yan, pero eto, tigisa pa kami ng mga ayan na guys. So, kakain na tayo. Naluto na rin yung ating pagkain. So, ito yung pagkain ni Mami Yuki. Kaya, so, tikman na natin siya guys. Kaya siya naman yung mga bata. Si Gina, kain na. Tara na. Ay, si Ate Gina dito sa tabi ko. Kakain na kaming dalawa. So, ayan ha. So, mga nagsasabi na hindi ko niyaya si Ate Gina ha. Ngayon, sa vlog na to, ayan, para malinaw sa inyo, sabay kami kumakain. Niyaya ko din si Ate Gina. Pero madalas, off-cam na lang po siya. Ayan, para matuldukan na lahat. Tikman natin, guys! Masarap siya. Tingin ko kulang na lang siya ng konti pang sugar. Konting kalaman, sir. Yun na lang kulang. Tapos okay na. Hindi siya masyadong lumasa yung pinakalaman niya. So ang gagawin ko, bibili akong pang injection. Para inject ko siya sa laman para lumasa siya. Or tusok-tusokin ng tinidor. Pero masarap na siya guys. So ilalagay ko na lang dyan sa baba yung mga pantimplang ginawa ko. So, kain na tayo guys. Gugutom na ako. Ayan, si Ate Gina, oh. Ayan, si Ate Gina. Same kami ng ulam. Chicken din po yung kanya. Ayan, ayan na naman siya. Ayan ha, magkatabi kami. Ayan siya. Andito ako. Ayan, kakain na kami ni Ate Gina. Cook tayo guys. Maganda ulam, masarap na ako. Ay, Gina, may cook tayo. Kain ko. Mahal na ko. Kain tayo guys, kain. Brown rice, Mami Yuki nyo. So, ayan. Susunod na vlog natin, hindi nyo na maririnig na kain natin, Gina. Sabay tayo kain. Ingay. Hay, balik nyo yan. Ibalik nyo yan. Naglaro na kayo dyan. Mapapalo ko kayong dalawa ni Chloe. Nathan, balik nyo yan. Kain tayo. Ayan. Kasi humingin ko parang pakitang tao talaga yung ano eh. Yung ganun style eh. Yung for me lang naman ha. Yung paano yung may mga kasambahay mo. Ito, oh, kain na tayo. Ito pagkain. Pagsisilbihan ko pa sila. Tabi-tabi tayo pa kayo. Parang ayaw ko ng ganun. Off cam. Ayan. Tinatawag ko yan. Hindi na, kain na tayo. Kain na tayo. Kasabay namin siya kumain sa mesa. Or madalas kasabay niya ako. Ako talaga kasabay niya. Okay, malit na lang itong mesa namin. Sabay, madalas guys, sabay kaming huling kumakain. Kaya Ate Gina, pareho tayong kawawa. Kasi sabi na nakakaawa ka daw dahil huli ka daw kumakain.
So hindi lang ikaw yung nakakaawa, ako din kasi ulit tayong dalawa kumakain. Ayun siya nandun, hindi ko na kinukuha ng guys. Syempre mahiya kumain, hindi siya makakain ng maayos. Ayan, madalas kami niya kay Gina. Kahit nga midnight snack, pag nagkain na kami midnight snack, meron din yan si Ate Gina. Kahit yung guide namin dito, binibilang ko din. Yan, tapos ganyan, konting subo lang, madalas ganyan, tapos pinapatay ko na. Yan, kumakain kami Ate Gina, nagkukwentuhan konti. Friends, masarap siya ha. Juicy, manasa. Hindi nga na siyang ano, lasang inihaw yung uling. Masyang oven bake. Pero masarap. Hindi yung bariyak, iba lasa o ano. Masarap. Hindi pa ka nakaka-guilty na dubog na dubog sa mantika. So nakaka-happy. Less oil tayo. Masahaba buhay natin pare-pareho. Mmm! Kain mo siya. Mommy! Yes? 500 na dagdag followers. Wow! 20,000 views. Ano sila nag-live yung anak ko? Mga ano, madalas mga kahit yung pamangkin ko anak. Bak anak na rin namin yan eh. Yung magpinsan, nag-live sila. Ayan. So, sa unang nag-comment na hindi ko pinapakain, hindi ko alam kung nabasa niya na yung comment ko. Yung pangalawang nag-comment, itong araw lang, December 3, hindi ko natanda yung pangalan niya, pero G ang nag-uumpisa, babae po siya. So, para sa'yo sis, hindi naman ako galit sa'yo or ano, medyo naiinis lang ako kasi parang nahusgahan mo na ako agad na pa ako nang aapi ng kasambahay. Parang ganun ang dating sa'kin. Pero hindi ako galit sa'yo sis. Hindi ako galit. In-explain ko lang ngayon sa vlog ko para matapos na po yan. So, yun. Sana tapos na po yung issue na yan. Dati ang issue, hindi daw ba namin anak si Chloe. Kaninong anak ng si Chloe. Anak po namin siya. Second issue sa family. Ayan. Hindi namin niyaya si Ate Gina sa vlog kumain or nakikita kumakain or nakikita kuha ng pagkain. Off-cam po yan. Kaya kumuha na din siya ng coke niya, ha? Ganun kami dito, guys. Hindi perkin ka sa bahay. Off-limit sa mga pagkain. Hindi pagkain ni Amo. Hindi pa ako nagpapatawag ng madam, ma'am sa kanila. Ate lang. Kasi gusto ko pamilya lang talaga. Ayoko ma-feel na other sila. Coke po, 40 pesos yan, guys. Sa iba, magdadamot yan. Meron talagang masasamang amo. Meron talaga. Aminin natin yung totoo. Meron yung ayaw sila kasabay kumain, hindi ayaw makita yung pagmumukha nila sabay kumain, or parehas sila ng ulam ng amo nila, or same sila nung ginagamit ng plato ko charting lindor. Kami dito, kung ano yung ginagamit namin ko charting lindor, lahat kung ano kinakain namin, pare-pareho po kami. Uh-huh. Kasi, kahit kasambahay ko siya, wala naman po sakit yan, tao din po yan, anak din po siya ni Papa Jesus. So, okay lang kung pareho kami ng kutsarang pinaggamitan. Hindi naman yung sinubo ko, susubo niya. Wala naman pong ganun. I mean, hindi po hiwa-hiwala yung mga kutsarang tindor plato namin. Same po kami ng mga ginagamit. Niyakap niya pa nga yung mga anak ko eh. Yung dalawang maliit na lang kasi yung dalawang malalaki niya. Kasama niya pa nga matulog yan. So, ano pa bang, bakit tatotohin ng iba? Lahat ng kasambayan namin po, hindi po nangyayari na iba. May isa pa nga akong pangarap sa buhay eh. Sa totoo lang eh. Gusto ko, malang araw, kapag binless talaga ako ni Papa Jesus, makakuha kami ng malaking lote, gagawa ako ng bahay doon na may sariling hiwalay na bahay din yung mga tauhan ko. Alam ko, dati nasa 13 sila, ngayon parang nasa 8 na lang yata, o 8, hindi ko matandaan sa dami nila. Gusto ko dun din sila nakatira. Kasi family na sila eh. Kasama ko sila sa buhay. Gusto ko kung ano din ang kinakain namin, umaga, tanghalian, hapunan. Gusto ko pag uwi nila galing trabaho nila, yun din ang pagkain nila. Yung kahit man lang doon, masok ni angkong. Yun talaga ang pangarap ko, yung makasama ko sila sa isang bahay lang. Kasi mga bata din yung, hindi yung bata, kumbaga, mas bata sila sa akin. So ako yung ate-ate nila, tas mga galing probinsya pa. So walang ibang kamag-anak yung iba. So ako na din. So yun yung pangarap ko na sana matupad. Kasi Ate Gina nga sabi ko, ano bang alam ng asawang magtrabaho, marunong ba mag-drive or gusto ba mamasukan na sa palengke, ganyan. Kaya lang, ano eh, pang ayaw kasi doon, kahit pa paano, may trabaho naman or
siya na nga lang naiwan sa tatlo anak niyo, di ba? Dalawa. Siya na nga lang naiwan sa mga anak nila, dalawa. Tatay na nga lang, tapos papupuntahin ko pa dito. Pero mana yun, sa future, di ba? Matuusip ko pa. Hindi natin masabi. Magtabal asawa na sama. Nangyari yun, di sama-sama sila. So, kain na muna kami, guys. Tapos mamaya, live selling na ako, 9:30 na. Balikan ko na lang kayo mamaya. 1 hour later. So, ayan na siya, guys. Nililinis ko na. Ako maglilinis nito. Baka kasi mabasag niya Ate Gina, mabigat. Magkasisihan pa kami dalawa. Medyo, ano si Ate Gina, pagdating sa mga ganito, baka makabasag siya. So, ako nagagawa niyan. So, ito yung nakuha namin. Ayan. Ayan, isang ganyan. Halo na yan yung marinate. Yung konting oil na nilagay ko. Pero, mas marami pang oil pa rin halo ba. Siyempre, chicken yun, may balat. So, ayan, o, tingnan niyo yung oil. Konti lang naman yung pinahid kong oil eh. Pero, nakita niyo yan. Ganyan na yung oil niya. So, kagandahan, na-drip siya lahat pababa. Tapos, di ba, kung magluluto pa tayo, na-prinito pa natin siya, mas marami pang oil. Nakita niyo? So, ayan. Nakita niyo yung dami ng oil. Konti lang naman yung pinahid ko, yung tap lang, para hindi lang siya mag-dry. Pero, ang daming oil pa din lumabas sa, ano, sa chicken. So, maganda na mag-invest tayo ng ganito para sa health natin. So, babarang ko lang siya ng tubig. Mamaya ako maghuhugas niyan. Oh, tingnan niyo, guys. Hello, oil. Para sa 10 pirasong legs ng chicken. Yung ganon. Quarter leg ba tawag doon? Tingnan niyo. Ang daming mantika pa niya. So, diba? Bili na kayo ng ganyan para sa ating kalusugan. Para mabuhay pa tayo ng mahaba. So, 2-5 lang bili ko dyan. Hanabishi, guys. Yung may extender. Okay. Pinaplastic ko siya ng ganyan. Hindi ko diretso tinatapon dyan sa sink para magbara. Hindi. So, pinaplastic talaga namin yung mga ganyan namin. Mga pritong mantika, ganyan. Tapos tatapon. So, ayan guys. Magbabalik si Mami Yuki. Wala nang lip tint kasi kumain na. So, may i-haul or unbox haul. O, pang ganon. Ayan. O, basta ipapakita ko sa inyo. May package si Mami Yuki. Ayan. Thank you, sis. Mary Ann. Pinadala niya ako. Eh, hindi ko pa nakikita ano daw sabi ng anak ko. Eh, hindi ko pa nabubuklat. So, first item. Ang cute! Ayan, merong ano. Ano ba tawag dito? Yung mga isang set ng pang skincare, clay mask, ganyan. Inaangkin na ni Ate Yumi. So, sige, iyon na yan. Kuha niya na. Thank you, Sis Mary Ann, ha? Salamat. Tapos, eto. Craftology. Coconut oil. Pure carrier oil. Ayan. May oil carrier oil para sa aking essential oils. O yung mga EO ko. And ano ba itong mga to? Ayan. Ito ay ayan. Zero vanilla ko. Clean It Zero. Special kit. Ayan. Isang kit siya. Ang ingay nila, no, alam ko to, yung mga ano to, pang tanggal ng makeup remover, sample size, yung malilit lang, lahat ng variant. Gumagamit ako nito noon, ayan, may pink na variant, meron tong green, so pang acne, may pang ano, saan saan, ayan, may gray, may... So, lahat ng variant, matatry ko siya. Hindi na ako gumagamit ng ganito. Yung ginagamit ko, yung oil na napatanggal ng makeup ko. Kasi yung ganito, kapag marim mo yung kamay mo at nadidik mo siya ulit, pagkatagalan, bumabaho siya. Pero maganda sana siya. Yun nga lang ang problema sa kanya. Tapos, meron tayong ayan, face mask N95 filter. Wow, thank you. Ayan. May ano tayo, face mask. Tapos ito, mga... Ewan ko ano ba itong mga to? Bote! Okay, nagbigay si sis ng bote. Mga bote siya. Ayan. Pang, ano, pang mix. Pag nagtimpla ko ng, ano ko? Ng, ano yung mga oils, ganyan. So, ayan. Tapos ito. May blends to eh.
Behind Ears Prosperity Oils. Ewan ko ano ba to? Anong blends niya? Ginawan na ko ni Sissy. Ayan. Bango niya. Sa wrist, tapos sa ears daw. Sa likod ng ears. So, tignan natin. Mabango siya, pero hindi ko alam kung anong blends yung nilagay niya. So, tanongin ko na lang siya. So, sis, thank you so much. Padala mo. Kaya wala na. Tapos, ano na lang. Paper bag. Ano? Eco bag. Ayan. So, yan yung lahat na ibigay sa akin. Thank you. Ayan, guys. Nag-ready na si Mami Yuki nyo para sa akin live selling. Ayan. Magtitinda na tayo. So, yung suot ko ngayon. Pantulog siya. Obvious ba? Sino ba to? Si Elmo. Ayan. Cotton po siya. Ang ganda, ano? Cotton imported Bangkok. Tapos, wait. Pajama po siya. 380 lang ang isang set. Ayan. Pag nakatatlong set kayo, 1-1 na lang siya. So, mag-umbisa na akong magtinda. Balikan ko na lang kayo. Mamaya, mag-work muna si Mami Yuki nyo. Okay? Mamaya na lang. 13 viewers. Ang nakikita ko. 14. Hi, Janet. Si Janet. 14 viewers, pataasin pa po natin. 14 na sa amin. Sa inyo, Ma'am Mary Floor. Duster! Wala po akong duster. Dress. Ayan, ganito. Pinavlog ako ni Daddy. Hello, vlog! Many hours later. So, ayan guys. Welcome back ulit sa atin. Hi, Nick. Oops. Hello po. Alam niyo noos na 4:30 ng madaling araw. Medyo napadami yung live natin ngayon. Maraming tao. Matal si Klaway mo, be. Social distancing. Diyan tayo magkakaano. Kaya dapat talaga magmas eh, no? Tignan mo, laway nga nung bata, nagtalsikan sa kanya. Nagdugo daw, guys, yung ano niya. Nasaan na? Paan niya? Na-slice. Sa zipper daw. Hello. Hi, Kuya Josh. 4:30 na. Tumabatang to. Nagpuyat din. Medyo masakit na nga ulo ko eh. Sumakit ulo ko. Hi, Chloe. Hi. Medyo dumami yung buyer. Ngayon, di ko inaasahan. Di ko in-expect. Kasi syempre, ano, dahil December na, nakuha na yung 13th month pay nila. Ngayon, mga bonus nila. So, ayun. Daming nagsipam. Hindi naman ako nagre-reklamo. Kaya lang napagod si Mami Yuki nyo, pati mga bata na puyat tuloy. So, bukas na ng hapon-hapon magigising itong mga bata. Tumbawi ako sa kanila. Luto ako ng pagkain nila, ganyan. So, ayun guys, bago ko isara yung vlog, ayun ang ginawa ni Mami Yuki nyo, nag-live selling ako. So, tingnan nyo yung mga umorder. Ay, dami. Ayan, yung mga umorder, guys. Ayan, bundok. Ito pa. Ayan. Siguro tansya ko nasa 100. Tansya ko ha. Parang nasa 100 pieces. Sayang nga ito. Hindi ko na isama ipakita. Lagi natatago ito eh. Yung mommy buyer kanina. Hindi ko siya naipakita. Sana naibenta na. Ayan. Oh, ayun guys. Ito yung suot ko. Diba si Elmo? Ang ganda niya. Dami ko na yung pantulog na ganito. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo tong vlog ko. Sana nagustuhan nyo guys. Hindi tayo makakapag-vlog mas talaga. Nang literal ha. Kakayanin ni Mami Yuki na mag-update vlog sa inyo ngayong December. Ayan, ngayong vlogmas season. Pero hindi kaya ni Mami Yuki talaga na araw-araw meron. Ayan, so, kasi busy mag-anap mo. Kiss Mami, please. Oh, sarap. Bawi yung pagod. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, please give me a thumbs up. Nathan, thumbs up. And don't forget to subscribe. May isa pa pahabol. To our channel. God bless guys. Ingat kayo. Malapit na magpasko. Ilan days na lang. Thank you for watching. Bye. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.